nagkakamali. Pero minsan yun din ang nagiging dahilan para mas magkamali ka. Pati bayan na to ng lakas ng loob. Ito na ba ang lakas ng Pinas? Game number 5 at nag-iingay na ang MPL Arena. Magkabilang start para sa dalawang junglers natin. Alam mo, ito na yung mga moment na pagka supporter ka ng kahit ano na team, lahat ng mga puwersa na pwede mo ibigay bilang suporta, kailangan ng kapitan. But interesting yung mangyayari dito kung paano ang aggression nga ba from Escalera and even Super Friends of Onyx para mapigilan si Yue and Rene J. Yep. Kagandahan is yung Grok tsaka yung Valentina. Sabi nga natin, mabilis yung wave clear. So, expect natin na pwede sila yung umikot agad. Hindi sila pwede maging passive overall. At ang ginawa rin na rotation dito is kinuha nila yung level 2 parehas dun sa Grok pati sa Valentina by rotating yung kanilang mid lane doon sa may Excalade. Nagkakaroon lang ng poke dito sa mid lane, pero hindi pa talaga tayo nakakita ng mga malalaking rotations, and this is something na siguro ma-expect natin in all lanes apart the XP lane, dahil alam naman natin na halos lahat ng 1v1 matchups ay lamang ang D-Roth. Oo, lalo na sa uso din ngayon na makunat din yung makakatapat mo. So, pwede nga mangyari dito is magkukontrahan na din talaga yung ating mga XP lane, at grabe yung mga poke na ginagawa dito sa may mid lane. Parang walang kukurap pa moments sa may mid. Pag napakurup ka lang, parang hindi mo makiklear isang minion. Yun yung ano eh, yung mga minsan, yung mga isang minion na yun pa yung nagiging rason kung may item ka ba o wala in a certain important fight. At everything matters at this point, no? M5 World Championship journey ang nakataya sa Game 5 na to. Unang turtle, magkakatinginan na si Ryzen at Sensui. Matagal nang naglalaban ang dalawang ito. Gustong magkaroon ng level 4 ni Escalera, kaso pinok agad siya ni Yue. Well done from Blacklist. Pwede din ayan agad ni Grok. Low agad yung Grok. Oo, oh, nandun agad. Ito, makikita natin na Blacklist International, unang nga pupwesto doon. And si Escalera nga ay wala pa nga level 4. So ito na yung sinasabi natin na isang promise din ng Grok na pwede nga mangharang anytime at makapag-reset. So ito na yata ang pinakamatagal na turtle objective na makikita natin sa umpisa pala ng laban, dahil napaka-importante nga ng tempo ngayon. And look at that, in an instant gorgeous bar, hindi nga lang mare-reset, halos walang buhay dito si Edward. Meron pa dito ng Nether Realm pang counter, pero meron din paggamit dito si Super Prince gamit ang kanyang Valentina na IMU. So ngayon, mamapush back naman. Oy! Si Sui with skill, secure the turtle si Ryzen, makapatay pa ka. First blood ngayon para kay Rene J. Na heavy spin na siya, pero yung kaduluduluhan ng Appraiser's Wrath ang nakakuha ng turtle na yun. Hindi na basta-basta instincts yun. Meron ka na rin konting suwerte sa dugo. I would say, kakredit natin, nilagay naman nila yung sarili nila sa pwesto na pwede magiswerte as Escalera gets out. So, ang ginawa na Blacklist, minake sure nila na sa kanila yung aggro nung turtle. So, hinatak nila kung papansinin natin. So, ibig sabihin, pag gamit tong ipit, hindi mo pwedeng itodo na tulak yung mga kalaban mo kasi marireset yung turtle. At the same time, yung pwesto ni Sensui is meron pa rin siyang fighting chance dun sa may retreat. So, Blacklist International, they put themselves in a spot where kaya nila pumalag kahit may heavy spin. And wow, dito natin makikita no, yung formation na meron ng Blacklist International. Mm-hmm. Isa sa mga underrated na abilidad na meron ng Blacklist, yung kaya nilang pumorma inside the objective na gusto nilang kunin. At nakakalamang na rin si Oheb ng bahagya, nangangalahati na pala yung platings doon. Kanina hindi din sila naiikutan, so ibig sabihin alam niya din yung strength ng isang Bruno pagdating doon sa may early game. So kaya ngayon makikita natin trajectory ng movement ng ating dalawang kumpanan is gonna be on the top lane. So meron dito taunt against Escalera. So parang gustong kuhanin is yung outer third energy shield. So objective lang talaga at maingat pa rin ang ating dalawang teams. Mm-hmm. In fact, itong si Oheb, nakakuha agad siya kagad ng Haskellos niya nung right after yung first turtle fight, which probably mga 3 minutes 30. So sobrang bilis. At meron siyang advantage ngayon over nets na parang 600 gold. So it means na sobrang nahahanap ng Blacklist yung win condition nila. Oheb is one level ahead of nets this time. And surely, magta-translate yan sa more gold. Yeah, and with the power spike as well ng isang Bruno. Isa yun sa mga kailangan nating abangan dahil hindi nagsastand pa rin naman ang statement na si Bruno ay isa sa mga pinakamasakit na marksman. Mas lalo na kung maagang maka-item. At ngayon, Ryzen, sisimulan. Oh. Turtle na ito. Nakita, Sensui, nakita natin kanina na si Sensui makakuha. Ginamit rin dito Circling Eagle and Super Prince. Gagayahin dito ang Matilda. Ginamit rin ng Wild Charge. Flicker out. Pero sino nga ba makakakuha dito ng Turtle? Sensui again. Tapos yung Heavy Spin. Ginamit na rin. Diretso pa nga dito sa may Purple Buff. At
That is a statement coming in from Sensui. Instincts lahat na. Siya pa rin yung naka-retry, men. Chinachani na siya doon sa pader. Minamasahin na siya, pero siya pa rin yung naka-retry. First turtle, sabihin natin, okay, sige, na may konting luck factor, maganda yung pwesto nila, surely. Pero dalawang beses niyang gamitin na agawan si Ryzen, especially naka-heavy spin siya, that you say, Sensui instincts is real. And ang ganda kasi ng item, di ba? Ang key para manalo ka ng duelo against the Akai kahit nakaipit ka na is make sure na may tough boots ka. And available yun kay Sensui. Meron siyang mga small windows to get the retribution at nanalo siya versus Ryzen. Mid lane ngayon ang punterya ng Blacklist International. Looking at the player gold, may halos 1,000 ng kalamangan. Dito si, lagpas pa nga ng 1,000 ang kalamangan ni Oheb. This is not looking good for Onyx. Kaya ang daming kong reservations sa carry pick ng Onyx. Makes sense versus Threadrin, pero overall, mahirapan siya. Ang daming. Talo siya sa lane, for sure. Sa Bruno, sa range pa lang. And then, when there's that access to the Paramis, mamaya sa teamfights, mahihirapan din yung carry. Oo, meron pa nga, Berserker's Fury. Aray! Ay, Berserker's Fury, sinasabi natin, yung supposedly na pag-zone out na Wild Charge, ginagamit na dito against Escalera, nararamdaman mo na yung mecha legs. Oh. Yung passive nung Bruno, parang, kung nga pang kaliwa yung laging pansipa niya, imbalance na yung itsura dahil yung muscles batak na. Oo, ang sakit ng banat ng Bruno, mas lalo na pag full stack, no, as you said. And Escalera, naghahanap ng angulo. Wild Charge, is it available? Igogo ba nga nila dito? Pero marang mababaligtad pa nga yata kasi ginamit na yung Circling Eagle. Medyo makunat ang Drak. Ang makakasalubong nila si Hoem, ginamit na agad yung Nether Realm para maging safe at hindi na magkaroon ng chance ang Onyx dito na mag-counter-engage against them. Imaginin mo yung mga main tank ng Onyx Philippines ay natutunaw sa kamay ni Oheb. Okay. Ano mong kailangan gawin ng Onyx Philippines dito? Buy time na lang ba talaga? Hindi na yata makapag-buy time. Kamuti ka pagpatay doon si Ryzen. Pero may iwan yata rin si Oheb. Hindi enough ang kanilang pantakas. Si Edward matadamay din yata. Pero rin si Yue sa may gitna. Si Sun nakasecure dito ng turtle habang si Kram ang mauhuli nila. Enough nga bang damage? Edward magkakasecure ng kill. 1-4-1 ang naging trade doon. Pero may turtle muli ang Blacklist International. That's 3 turtles secured for the side of the Agents. Alam natin na maganda yung kill doon kay Oheb. Pero yung kapalit madami. Gonna be the turtle. A kill on to Kram. Onyx needs to find more kills doon kay Oheb para mapigilan yung pag-advance ulit ng gold overall dito ni Oheb. But I don't think the Blacklist will allow that to happen. So siguro, kung mag-isip tayo ng comeback potential para dito sa Onyx, syempre yung mga pick-offs. At kailangan nila maging crafty. Yeah, and I think survival as well. Para kay Nets, hindi pwedeng mapitas ang gold lane. Yung margin of error ng Onyx Philippines. Wait lang, Yue! Oh, hahatake na sa ilalim ng Torre. Pero yung nga lang, mamatay nga lang siya dito. Pero sa may gitna, si Edward na dito na rin ng Blacklist International. Mamipilitan na tumakas. May kita pa nga dito na rin siya si Nets. Pero makakatakas lang din naman. Ang bilis na mga pangyayari. Akala natin Onyx ang mag-set up ng play. Pero sakit na dito. Ginamit na naman yung heavy spin. Rene J, naghahanap ng sunod na niya pwedeng jump again. Si Kram yung nahanap, pero napakagandang sidestep mula. Pero may taunt, tas may appraiser's wrath. At dahil dyan, makakaisa din ang Blacklist International. Itutuloy nila ang pag-push. At parang ganun lang, parang nakalamang pa nga yung Blacklist at pinanibag pa yung isa. Oo, nakasira na rin ang dalawang torre doon sa may middle lane at dumedire-diretso lang ang Blacklist ngayon. 5K gold lead for this game. Sa lahat ng mga nangyari na yun, surely nakakuha ng pag-pitas kay Yue yung side ng Onyx. But remember, Paramis with a passive yun. So it doesn't really matter. Ang nangyari pa nga, habang ginogo nila yung mid lane, nakapag-push si Oheb dun sa may top lane ng solo, tapos nakuha pa nila yung kill dun kay Kram. All the while, pushing the mid lane turret tier 1 at nakakuha pa sila ng bonus na isa. Napakaganda. So in just 1 minute or 2 minutes, nakuha ng Blacklist ulit yung top control. And now, yung lead ng Blacklist, kahit 5K lang to, you can consider this even more. Yung value ng lead na to, mas mataas pa. With the power spikes as well coming in from Blacklist International, talagang mararamdaman mo ang damage ni Oheb. And Lord, might just be already secured for Blacklist. Ryzen with a heavy spin. Grabe, ang dami ng gamit ng mga skills. At makakasecure pa nga dito ng kill against Oheb. Meron pa nakuha na Lord. Kram. At makadedire-diretso na naman ang Blacklist International. Meron pa minion dito sa may bottom lane. Habang yung Onyx, kailangan dumepensa ngayon. 7K gold lead for the side of Blacklist. In Onyx Philippines, after a very stellar game number 4, parang nahihirapan silang labanan ang mga agents ngayon. Kailangan na kailangan talaga nila dito nga gumawa din ng play. Kaso parang ang hirap kasi kung titignan mo yung level, ang laki na ng agwat.
10 minuto pa lang ang larong ito. Level 1 Lord, nasa may bandang mid lane. Wolf, anong magandang depensa para dito sa Onyx Philippines? Yung wave clear hindi lang ganun kataas. Kanina nung level 1, mataas wave clear Grok, pero kasi kailangan niyang lumapit. At pwede siya mapunish kung mag-clear sila dito. Ito na nga yung sinasabi nating lalapit. Unti-unting mawawala na buhay dito mga bang players ng Onyx. Kaya naman sa may mid lane, pwede makasira ng Torre dito. Ang Blacklist, ginamit na rin ang Netherrealm. Kailangan depensahan yung Lord. Yung bottom lane inhibitor na rin, sisirain na rin. Boy pa rin yung Lord. Itutuloy kaya ng Blacklist ang Siege, hindi na ata. Lilipat sila ng top lane. Mukhang kakalboy nila ang base ng Onyx Philippines. Paliit na ng paliit ang mapa ngayon ng Onyx. At ginamit na rin ang retry para mapabagal dito ang mga players ng Blacklist International. Pero pagharang, pero meron pagpasok. Ang sakit ng mga crit! Kram! Gamit dun sa mga bola! Kaya patay dito si Kram at yung Torres sa may top lane. Masisira na rin. Merong minion wave. At nakikita na natin ngayon Blacklist International. Pwede na diretsuhin. Pero kumakabit pa rin ang Onyx para dumipensa ngayon. Siege minion! Sapat pa ito! Yung damage ay nandyan pa naman sa Blacklist! 4v5 scenario! Ubus na ba ang oras ng Onyx? Ito na nga yata, oras naman yata ngayon ng Blacklist International. Hindi naaabot yung Netherrealm para mabuhay dito sa Escalera. Tapos yung Blacklist, dediretso na ngayon. Meron pang minion wave para sa Onyx. Unti-unti na nata rin. At nakikita na natin yung bola. Mukhang mag-base lock na nga. Dito ang Blacklist, pero hindi. Kram! Patay na may rin! Pa, may isa pa! May isa pa! Ito na yun! At nakikita natin tower lock! At para sa laban na to, mission accomplished! Blacklist International, buhay pa rin para sa kanilang playoffs run!